can fly. Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw, pag-uusapan natin yung tatlong mga anak ni 715. Bali nung panahon nakauwi si 715 sa Smash Race natin sa Apari, Cagayan at nakatagpos na ng karera noong North 2019, ipinahinga na namin si 715 at iginayak para sa breeding ng North 2020. At pagkalipas ng ilang buwan sa pagkukondisyon kay 715, ibinaba na namin siya sa Flyer Slope at ginamit bilang isang breeder. Bali ito yung video clip sa vlog ni Utol nung panahong nakasalang na si 715. So ito mga Utol, bali ito may itlog na rin isa. Itong kak natin si 715, yung pincher namin ng Apari na nakaraang NDR 2019. Krinos namin siya dito sa isang ibon namin na Terminator Line 52. Bali itong hen na to, ito yung nawala sa amin tapos bumalik after 3 years. Bali ngayon gagamitin namin siya sa breeding ng NDR 2020. Sasubukan natin yung magiging ano nila. Sana mag-produce siya ng maganda para nang sa ganyan masubukan natin. At pagkalipas ng ilang linggo noong mga panahon na yon, naisampa na namin sa Flyer Slope yung first clutch na anak ni 715. At pagkalipas ulit ng ilang linggo, napisa naman yung second clutch na anak ni 715. Ito mga Utol, bali kay 715, may dalawa na rin siyang isa. Of color yung isa. Ganda ng kulay ng anak niya. Bali yung isang anak kasi niya 715 dun sa Utol, bali ganyan din, white flag din yung isa, tapos yung isa naman black checker dong nilabas. Ang gandang maglabas ng kulay. Color na of color. Hanggang sa maisampan na rin ni Utol yung second clutch na anak ni 715 sa Flyer Slope niya. At pagkalipas pa ng ilang buwan, hanggang sa dumating na ang training ng mga pang North 20. At pagkalipas pa ng ilang training, nag-self-toss ang Team Baliwag sa Victoria Tarlac. At noong mga panahon na to, hindi namin inaasahan na magkakapahirapan sa pauwian. At sa pag-aabang namin sa mga pang-north, sumalubong sa amin ang mahangin at maulan na panahon na dala ng low pressure area sa gawing norte. At dahil sa smash training sa Victoria Tarlac, sa 14 nating isinamang ibon, 6 na pang-north lang natin ang maswerte na nakauwi. At isa pa sa nakakapanghinayang, yung dalawang mag-nestmate na anak ni 715 kasama sa hindi na nakauwi dito sa loop. Pero ganun pa man, mapalad si Utol dahil nakauwi kinabukasan yung anak sa kanya ni 715. At noong mga panahong ma-upload namin ng tungkol sa smash training natin sa Victoria Tarlac, may nag-message kagad sa amin at nakita daw niya sa isang group ng buy and sell yung isang ibon natin na nawawala. At ito na nga yung isa sa mga anak ni 715. Bali ito yung luma nating vlog tungkol sa nahuli sa ating ibon sa Pangasinan. Noong nakarang araw, nung ma-upload namin yung huling video natin tungkol sa smash training natin sa Victoria Tarlac, may isang concerned viewer tayo na nag-PM sa amin kaagad oras na mapanood niya ang nasabing video. At dito na sa amin na ikwento ni Sir Gabriel Abara na posibleng nagawi ang mga ibon natin sa Pangasinan nung nag-training tayo sa Victoria Tarlac. At nung mga oras na yun, nag-send siya sa atin ng picture ng isang ibon na nakita niyang ibinebenta sa isang group ng buy and sell sa Pangasinan na posible daw na isa sa mga nawawala sa mga ibon natin.
At nang makita namin ang picture at ang singsing ng ibon, dito na kami walang duda na isa nga siya sa nawawala nating mga pang-North. Bali ito yung isa sa mga picture niya noong mga panahong nasa pangangalaga pa natin siya. Bali ang ring number niya, BFRC-22236 at yung BFRC-81144. Sa mga oras na to, nakakasigurado kami na isa nga siya sa mga nawawala nating pang-North. At sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ni Sir Gabriel, dito na siya nagmalasakit na bilin ng ibon natin para mapawalan o maisauli niya sa atin. At isa pa sa paraan na naiisip ni Sir Gabriel para maibalik sa atin ang ibon kung sakasakaling makukuha niya, iloload niya ito sa truck ng club nila na kasalukuyang magkakaroon ng release dito malapit sa atin sa San Fernando, Pampanga. Hanggang sa nabili at nakuha na niya ang ibon natin. Sa kabila ng malasakit at kagustuhan ni Sir Gabriel na maibalik sa atin ang ibon, sa pamamagitan ng pagpapakawala o pagload sa club nila na may release sa Pampanga, minabuti namin na sabihin sa kanya na alagaan na lang niya ito dahil bukod sa gumastos na siya sa sarili niyang pera, wala na rin tayong kasiguraduhan kung may lakas pa ng loob makauwi ang ibon natin matapos ng dinanas niya sa training natin sa Victoria Tarlac. At dito na kami nagkasundo ni Sir Gabriel na alagaan niyang mabuti ang ibon natin. At hanggang sa ngayon, nasa pangangalaga pa rin siya ni Sir Gabriel Abara Ranoy o mas kilala sa pangalan na Twinslop. At nitong nakaraang Summer 21, ibinalita sa amin ni Sir Gabriel na nagproduce sa kanya ang anak ni 715. At dito na nga nakuha ng apo ni 715 ang Grand Overall Champion sa 1RPG Pan Race, LPHA First Overall Champion at LPHA Sector 2 Overall Champion. At sa kaparehas na taon, dito rin nakuha ni 715 ang first overall champion niya sa Pan Race ng BBPA. At sa kasalukuyan, may panibagong palabas ulit si Sir Gabriel sa anak ni 715. At sa pagkakataon na to, kakulay at kahawig na siya ng lolo niya na si 715. At nung panahon nakauwi kay Utol yung anak ni 715 sa training sa Victoria Tarlac, hininto na niya ito sa karera at inirigalo sa kumpare niya na si Dave Urido. At sa paglipas ng taon, nakapag-produce din kay Dave Urido ang anak ni 715. At dito na nakuha ulit ng apo ni 715 ang NHPC North 21 Third Overall Champion Albert Category, Third Overall Champion Group A, Santa Ana Invitational Winner at Superset Winner. At kasabay din ng laban na yan, nakuha ni Utol ang NHPC North 21 Eighth Overall Champion Albert Category, Sixth Overall Champion Group A, Santa Ana Invitational Winner at Superset Winner. Bali yung ibon na to, si 747, kapatid naman ni 715. At pagkatapos ng smash training sa Victoria Tarlac, hindi namin inaasahan na may makakabalik pa sa mga pang-North. At nung mga araw na yon, pagkalipas ng 28 days, yung isang nawawalang anak ni 715, matyagang nakauwi pa dito sa LOP. Bali yung ibon namin na to, napunta siya sa pangangalaga ni Darwin J. Kupan o mas kilala sa LOP name na JJ LOP. At sa pangatlong pagkakataon, hindi ulit kami binigo ng anak ni 715 dahil nagproduce ulit ang anak niya kila JJ LOP ng BFRC South 21-22 Third Overall Champion of Color Category at Multiple Pooling Winner at Side Bet Winner. At sa kasalukuyan, nag-stack na kami ng mga anak ni 715 para sa darating na panahon, ma-inbreed na namin siya at kasabay din nun magamit namin silang breeder para sa North 2023. Mabigyan sana tayo ng magandang resulta ng mga anak nila. Bali hanggang dito na lang po muna ulit ang video natin. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa panonood.